Good evening everyone and welcome back again to our YouTube channel. So tonight guys ay andito na naman kami sa aming kulungan ng ating mga broiler kasi may ipapakita kami sa inyo na ginawa na naman ni Archer sa ating kulungan. So guys, ayan, tingnan ninyo. Ito yung lugar na ginawa or kulungan na ginawa ni Archer na elevated. So ayan guys, andito na yung mga broiler natin, nilipat na natin last day. I think 2 days na ngayon. 2 days na, no? 2 days. Ito. Andun si Archer, guys. Oh, 2 days na to na, 3 days na nilipat natin itong ating mga broiler. So, as you can see, andito lang ako sa labas kasi bawal pumasok. Bawal pumasok ang mga outsiders. So restricted itong area na ito. Bawal kang pumasok kung hindi ka gumagamit ng bota. Bota ba tawag doon? Boots. Botas na dito lang talaga sa loob gagamitin. So nakachinelas lang ako guys. So ayan, hindi pwede pumasok. So yung ginawa natin guys, noong una doon sa kabilang lalagyan nila yung nasa lupa lang na may rice hall. So ngayon, hindi na tayo gumagamit ng rice hall kasi elevated naman itong kulungan nila. So hindi na kailangan ng rice hall kasi yung mga dumi nila guys, tulad niyan, mga dumi nila. So lilinisin lang natin yan every morning para ano, kanang sa Tagalog, mahagbong. Ano lang, mahulog lang yan dyan sa baba. So, sa baba naman, guys, sa baba nito, kasi elevated, doon natin ilagay yung rice hull para hindi po mabaho at saka hindi langawin yung ating mga dumi ng broiler. So, ayan. So, as you can see din, guys, isa na lang na lata ng biscuit or ano ba yan, lata ng oil yung ginamit natin, isa na lang tapos nakaangat pa siya guys. Ayan, nakaangat pa siya. So, isa na lang yung ginagamit natin na lata. Tsaka nilagyan din natin yan ng uling para pampainit ng kanilang katawan ng ating mga broiler. Pero nakita nyo rin guys, andun. Meron din tayong maliit na fan, no? Electric fan. Kasi pag tanghali, ano na, yung mga broiler natin, hinihingal na sila. So kapag hinihingal na sila, it means mainit na yung katawan nila. So kailangan nila ng proper air ventilation. So yung ginagawa namin, pinapaandar namin yung maliit na electric fan. Tapos ito guys, pinataas namin yung luna para may papasok na hangin sa loob. So ayan. So, binibigyan ni Archer ng feeds ngayon yung ating mga broiler. Yung iba naman, nagpapahinga na. Yung iba naman, hindi pa makapagpahinga. Kasi kumakain pa talaga sila. So, tinimbang ito ni Archer. Magtimbang ka nga, love. Magtimbang ka kahit isa. So, timbangin natin kasi ano na ito sila. I think it's 15 or 16 days old. You know. Ganda kasi yung katawan. Try lang natin na natin guys. Oops. Ayan. So, malapit na mag 400 grams, 350 grams yung isa. So, kulang pa yan. Kailangan yung ma-achieve natin 1 kilo pag-abot ng 20 days dapat 1 kilo na itong mga manok natin. So, tatry natin kasi wala naman tayong binigay na wala tayong in-inject nito. Wala tayong injection. Walang in-inject sa kanila para lumaki sila ng yung abrupt yung paglaki. So, wala tayong injection. Natural lang talaga. I mean, iniinom lang nila yung vitamins nila at saka kung mayroon mang organic antibiotic, yun yung ginawa ni Archer na sili.
No, yun yung binigay niya. Yun lang yun. Yun lang. Yung antibiotic na binigay namin. Wala nang iba. Wala na kaming in-inject na hormones o kahit ano para madaling lumaki yung ating mga broiler. So, ayan guys. So, yung vitamins naman yun. Anong vitamins yan? Vita Kings. So may binigay tayong vitamins. Yun lang guys, magbibigay lang tayo ng vitamins kasi yung goal natin dito na magproduce tayo ng broiler na di kagaya ng ibang mga malalaking farm na ininji ka nila ng tinuturo ka nila ng hormones para madaling lumaki. So tayo guys, semi-organic. Semi-organic kasi wala tayong binigay na kung anong mga vitamins. I mean, ng antibiotic. Vitamins lang, tsaka sili para hindi sila lamigin pag malamig yung panahon. So, ayan. So, ito yung first batch natin na sisiu. Diba? Madali lang. Dali lang nilang lumaki. So, yung iba guys, andoon. Yun talaga yung malapit ka Archer yun. Yun yung malaki. Tsaka yun din yung ano, puti. Yun na natin. Timbang mga itimbang-timbang. Yun. Oops. Oh, diba? Tingnan. 450 grams. Yan, 450 grams na siya. So, ayan guys. So, mag-update kami sa inyo next time. I think mga siguro 20 days na itong ating mga manok. Para, syempre, malaki, may improvement na naman tayong may papakita. Mag-share naman tayo ng mga ideas. No, baka may mas magandang idea pa kayo kaysa sa amin. Tsaka, yun lang. Let's serve as an inspiration sa iba ding mga gustong mag-farm. So, dapat i-share din natin itong ating mga nalalaman. So, yung mga binibigay pala namin dito ay na ideas, hindi naman amin lahat. So, based din naman ito sa mga advice ng aming mga kakilala at saka yung mga nakikita din namin sa YouTube na mga content regarding sa pag-alaga ng broiler. Yun, love. Malaki yung love, oh. Try natin. So, Daming bansot. Ha? Daming bansot. Yan. Sariling katay, sariling benta. 500. Ayan. Ito na. Ganito sana. Grams. Half kilo na. Half ganito kilo na sana. Ito. Di kasi namin ano, disadvantage ta. Disadvantage kasi sa part namin kasi ano, hindi na namin napili na timbang yung mga sisiu natin bago natin binili, binayaran. So, binigyan lang sa amin kung 100 pieces, 100 pieces lang talaga. Hindi namin alam kung pareho ba sila ng timbang. Hindi nga natin nakita yung si Lucky. Asan yung si Lucky Charm natin? Yung bibig niya, yung nguso niya. Doon lang. Oo. Hindi nga namin nakita na may defect pala. So, ayun guys. Yun yung disadvantage ko sa pagbili ng ganitong mga sisiu, sa sisiu ng broiler. Disadvantage talaga yun. Ayan, malaki din yan. Ay! Yung isa! Yung isa, love. Ah, ayan, yan. Yan si Lucky Charm. So, as you can see, guys, hindi pare-parehong laki yung ating mga, yan o, maliit siya. Lang yan, maliit. O, ito, yan. One-fourth lang yan. One-fourth kilo siya. Pero habol yan. Tingnan nyo yung nguso niya, guys. May defect. O, diba? Ayan. Come. So, yun na.
So, ilan na lahat ito, guys? ilan na lahat ito, love? Hindi ko alam, guys. Hindi mo alam, guys. Yung binilang mo? 96. Ano? Ano? 96. Namatayan tayo kanina ng isang over, ang tanong ito? Overheat? Overheat. Na heat stroke. Bakit na heat stroke? Yan. Out of 100, may 96 na lang tayo na CC. Okay lang, first timer, yun talaga. Kasi it's a trial and error naman itong ginawa natin. Hindi naman perfect lahat kasi hindi naman natin alam kung ano pang mas mabuti pang gawin natin. So yung ginagawa lang natin ay based lang naman sa mga nakikita natin tsaka sinasabi ng ating mga kakilala. Yan na sila. So, that's it guys for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe, to like, and to share our video guys. Thank you so much. Bye!